So, hi guys! So, Happy New Year po! So, ngayon po is magpiprepare tayo ngayon ng ating traditional na biko. Biko, bakit biko? Kasi naniniwala po kami na pag inihain natin ang biko sa ating hapagkainan tuwing New Year, mas malagkit pa sa biko ang ating magiging relasyon. Relasyon sa ating pamilya at sa ating asawa. Kaya ngayon, samahan niyo po ako magkayod tayo ng biko. Ay, hindi pala. Magkayod tayo ng niyog. So, ako po yung magkayod ng niyog kasi yung husband ko pumunta sa palengke, pinabili ko ng yelo. Kasi alam naman natin na wala tayong kuryente. Gamit natin yung kahoy. Malakas pa ang ulan. Yan, umuulan pa po sa labas. Kahit New Year, wala siyang patawad. Yan. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung hangin. Yan, it's December 31. Pero heto po tayo at inuulan. Yan, ito yung mga ito na yung mga salin sa bagyo. Yung sobra sa bagyo. Yan, hindi pa naayos natin yung mga bubuk. Pero okay lang yan. Darating din tayo dyan. Maayos din yan. Sa tamang panahon. So, ngayon, so samahan nyo na ako at kakayurin natin ang ating niyog. So, right after maluto natin, ipapakita ko pala sa inyo guys, yung pagluto ko sa kanina malagkit. Yun ang problem. Medyo basa. Nabasa po yung pagluto ko ng kanina, yung malagkit na kanin. Kaya kailangan, pag maglagay tayo ng gata, maglalagay tayo ng asukal, kaunti lang yung yung magiging siya pag hinalo para hindi masyadong basa, para magiging lugaw na kasi mangyari. Kasi tinuruan ako ng isang kaibigan na sabi daw ibabad daw yung malagkit na kanin sa tubig. So after binabad, lumaki, tumubo yung kanin, yung malagkit. Tapos niluto ko na siya. Yun, lata. Kunti lang naman nilagay kong tubig, hindi lata. Yan, dami ko ng satsat. So ngayon na samahan niyo na ako at mag kudkod na tayo, magkayod na tayo ng ating niyog. Let's go! Siyempre, nagkakayod tayo ng niyog. Hanapan natin magandang angle kasi pangit tingnan kasi. Yan. Para hindi masyadong Yan. So, eto na nga. Nakikita niyo na ba ako? Yan. Hello! Iakit natin. Iangat natin. Wait lang. Yan. Ay, hindi. Ayun. Siguro, ayan, so siguro okay na po yan. Yan, nakakayod na tayo ng ating niyog. May nakayod na konti dito. Mahirap pagkayod guys kasi delikado masaktan tayo. Sugatan. Ayun, yung background natin, malakas ang hangin at umuulan pa rin. Sabi niya, signal number 1 daw. Pagkatapos na ng Odette, may bagyo na namang Pablo. Hindi naman masyadong malakas yung Pablo. Hindi naman nakakatanggal ng tarpaulin natin na tarp na nilagay sa ating bubong. Yun nga, yung may temporary tayong bubong doon sa loob. Yung mga na dumating na bubong, may dumating na bubong sa pitbahay, hindi natin nakuha yung sa ibang nilagay natin. Yung bubong namin na na-restore na maraming butas, makikita na yung langit. And yan muna rin nalagay namin. Temporary. Kasi, mahirap bumili guys ng ngayon, ng yero, tsaka kako, tsaka kahoy. Kasi, napakamahal po talaga. Gawa nga na maraming bumibili. As presyo lahat, lahat ang bilihin. Lahat. Kulang yata hindi tumatangkad, hindi tumataas. Kailong ko. Hirap. Pero kahit mahirap, nakadalawang na ako. Ito, di ba bulaklak. Hindi ko alam kung buk. Coconut shell. Again, it's December 31,
10 a.m. Ayan, preparation po tayo para sa ating New Year's Eve. Kahit bagyo po, kailangan lumaban tayo at magsaya para salubungin ang bagong taon. 2022 is coming. Kailangan natin mag-move on sa mga lahat ng mga nangyari ngayong 2021. Let's move forward. Ayun, para pagdating ng 2022, may bagong pag-asa, may bagong buhay tayo, may bagong buhay tayong haharapin, mas magandang buhay na harapin because we are blessed, okay? Naniniwala tayo kahit lang. Kapit lang tayo, guys. Gaya ng pagkapit ng tubo. Ng coconut shell dito. Yes. Mula ng bagyo, wala na akong pakialam. Ano ang ISIS? The one. Buti umulan din kasi may tubig tayo. Ayan. Dapat tayong kuryente. Nahina ang signal. Kaya itong video na to, siguro ayaw ko kung kailan ito ma-upload. Ayan. Paano na yan mamayang gabi, no? Pag lakas ng ulan, walang mga fireworks display ng mga kapitbahay natin mayayaman yun sa kabila. Ayan. Hindi sila makapagpakutok. By the way, guys, yung mga kapitbahay natin dyan sa baba, mayayaman, pakita ko sa inyo. Kung gaan sila mayayaman. Ito. Ayan. So, tingnan natin, ha. Ayun yung mga kapitbahay na. Ayan, diba? Ayan. Kita nyo yun, diba? Ayan, mga asyenda yun. Asyenda Milan. Ayan mga kapitbahay natin. Inayos na nila yung bubong nila. Siyempre, may pera sila. Ayan yung nice. Yung iba, di pa rin ito. Hindi pa naayos. Ayun, ganun sila kayaman, guys. Wait lang, guys. So, heto na, guys. At nilagay ko na po yung gata dito sa ating kawali. Antayin na po natin uminit. Hello, mama! Hello! Tapos, lagyan natin na mamaya, medyo pag gumulo na, lagyan natin ng asukal. Tapos, lagyan, ay latikin pala natin, latikin. Yun lang. Lagyan natin, malagkit mamaya. Pero malapit na akong malubat, guys. It's 10% na lang. Wala pa tayong... Hindi ako makapag-charge. Gawa nga ng alakas ng ulan. Ano, malakas ng ulan. Maulan at mahangin. So, anak ko, ready na sa New Year. Are you ready, Jaloy? Yeah. Yes, they are. He's ready. Say hi. Mm. Happy New Year. Happy New Year. Yes. Yes. Nakulo na po, guys. So, kuha na tayo ng sandok. Salamat sa diwa na ko. Kapagulay ang Pasko. Salamat sa diwanagong
yung nakakakulat ang Pasko dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Ang tayo ng Pasko. Bye-bye. I love you. I love you.